this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo gumawa ng kimjang. Kimjang, hindi ng kimchi or tinatawag na kimjang. Yun yung ano, ginagawa nila every year, every winter season na siya ginagawa. Na yung parang end na siya ng autumn. So, yun yung time na gagawa kami ng kimchi. It's also a part of ano, tradition dito sa Korea where ito yung way na parang nag-gather yung family para gumawa ng kimchi, which is good for 1 year na stock. Yes. So, yun yung family bonding na rin nila. And this one, bali pangalawang year ko na po ito nagagawin yung kimchi. So, I will be glad to show you paano po namin ginagawa ang kimchi dito sa aming bahay. Yes. Ng aming sa pamilya sa para for the year 2021. So, guys, stay tuned and ipapakita ko po sa inyo kung paano po namin ginagawa ang kimchi. If you like my video, mga langga, please consider like, consider subscribing, and also share para naman po marami po makapanood and para po masuporto naman po ang isang mami na nandito sa Korea, sa South Korea. I just want to share my experiences and my life here, how and my kids, and also mga good vibes na pwedeng makapagpasaya sa inyo and pwedeng makapagpangiti sa inyo. So, guys, stay tuned po at ipapakita ko po sa inyo ang aming kimchi making 2020. Love, love, love! So, yan muna. Katapos siyang hinati, kinuha yung mga pangit na parts. Ito na. Hugasan siya dyan sa tubig na may asin. Ayan. Okay, put the water. Oh my God. Then yun, may asin na yun. Oh. Hey, chorizo. Oh, chorizo yun. So, yan na yun, ang mainit na tubig. Nilalagyan siya ng mainit na tubig para maging maaligam-gam. And yun, nilalagyan ng asin. May mga asin na yan. So, para yan yung first step sa kimchi. Hugasan sa asin at i-dip ano muna siya. Lagyan muna ng asin isa-isa at yung tubig na may asin, ilalagay din yan sa pechay na nalagyan na ng asin. So, yan ang second steps. Hugasan na. Nilalagay na ni Honey Bee ang pechay sa tubig na maaligam-gam na merong asin. Yes! So, nagsisimula na kami para maibabad na ang ating pechay. Yan na ang next. Naglalagay na tayo ng asin sa ating pechay. At si Honeybee pa rin ang naglalagay. Kaya sabi nga ni Omoni, ang sarap ng aming pechay this year. Kasi it's handled. Ginawa ni Honeybee. So yun na yung mukha ng pechay na nababad sa tubig na may asin. So yan na siya. Na-drain na siya namin. So, eto yung ingredient, radish, at hindi ko alam ano yan. At meron ding spring onion. Lahat yan, fresh yan, galing sa farm. Kaka-harvest lang namin, so it's organic and masarap. So, yan na, nisi-shred namin yung radish para sa sauce. Yan yung ilalagay, mix sa sauce. So, yan yung kimchi. Yan yung pechay na binabad namin. Si Habonim ang in charge sa pagkakat lang yan. So, yes. Nandyan din si Honeybee na mag-approach sa'yo. Sasabihin, good job! Siya yung boss namin. Siya yung nasasabi, yes, you did the job well. Yes. Good job, Harapuchi. Ganyan.
So, yan na. Nagsisimula na kami i-mix ang sauce sa petchay. So, tulong-tulong kami ni Naomi at ang aking husband na si Juan and ang aming kapitbahay na kaibigan ni Halmoni. So, yan. Isa-isahin mo talaga yan na ilagay yung sauce sa kada dahon. Tumutulong din si Honeybee. Binibigay niya yung radish. Isa-isa. Okay, yes. And so, yan yung ginagawa namin na nilalagay namin yung ano na ng sauce. So, nilalagay ang sauce isa-isa talaga para ma-absorb nyo talaga yan. Sa baba na, sa ilalim ng box is yun yung radish na buo. So, mayroon na kaming radish kimchi, diba? So, ganyan yan siya. So, as nakikita nyo. Itsura ng sauce na with radish and everything. Si Helmut, si Omani lang yung ano, gumawa niyan. Kaya dahil busy kami, so hindi ko pa siya ma-share sa inyo. Yan na siya guys. Malapit na kami matapos. Thank you for staying. Bye! So this is our kimchi making 2020 or Kimjang 2020. So we are ready for next year. Meron na kaming enough kimchi.